Hello guys again and welcome back sa ating channel. I'm here again, All About Belle. And this time, I share ko sa inyo yung aking ginagamit na pampaputi ng ngipin. Ayan, huwag na natin patagalin and let's get started! Itong product na share ko sa inyo na pampaputi ng aking ngipin ay more than 2 weeks ko na siyang ginagamit. So, ang history kasi nito kung bakit dumating sa point na kailangan kong gumamit ng whitening product para sa aking ngipin is, as you can see po, is nagpa-brace ako. Then, siguro hindi ko masyadong nalilinis yung aking ngipin, kaya nagkakaroon ng stain dito sa gilid ng aking mga braces. Ayan. Naninilaw yung mga gilid niyan. Kahit everyday akong nagtututbrush, thrice a day ako nagtututbrush, hindi pa rin natatanggal. So, nagkakaroon pa rin siya. Pero may ginagamit ako before na mouthwash na for me, feeling ko, makakatulong siya para pumuti yung aking ngipin. But, hindi siya nangyari. So, during that time na nagpa-dentist ako, so sinabi ko yon sa aming dentist na, "Doc, yung aking ngipin is, ayan, napapaligiran na siya ng, ayan nga, nagkakaroon na siya ng lumot-lumot or naninilaw yung aking ngipin, especially dun sa gilid ng aking mga braces." So, anyway guys, hindi lang naman siguro, or siguro isa sa cause kung bakit naninilaw yung aking ngipin is talagang mahilig ako mag-coffee, mahilig ako mag-tea, ayan, para kasing kulang yung aking araw kung hindi ako makakapag-coffee and hindi ako makakapag-tea pag gabi. Parang nakasanayan ko na siya. Then, accordingly, isa talaga sa number one na nakakapagpadilaw ng ating ngipin and nagkakaroon ng stain is yung pag-inom natin ng coffee and ng tea. So, and at the same time kasi, yung aking ngipin, may mga part ito na nilagyan siya ng pasta. So, yung dito sa gilid na to, ayan, may mga pasta yan. Tapos, ito kasi, yung bungi na to, ayan, pinantay yan before, may nakapatong na pasta yan, nag-crack lang, natanggal lang. So, yung surroundings niyan, yan dito, kitang-kita yung line nung pagka yung nalagyan siya ng pasta, yung line na yon, ayun, nagkakaroon siya ng stain. So, ano ba yung ginawa ko at ano ba yung ginagamit ko? So, eto yon, eto yung ginagamit ko na pampaputi ng aking ngipin. Ayan. Si Tooth Fairy. Ayan. Itong si Tooth Fairy na to, teeth whitener wash to. So, hindi to katulad ng ibang whitening product na pinapahid natin or ayan, yung parang pinifill natin, yung ginuguhit-guhita natin, binabrush natin. Ito, literal na mouthwash ito. So, sabi sa akin ni Doc, during the time na nirecommend niya to, meron doon sa kanyang nag-deliver neto and sabi, i-alok sa mga customer kasi, yun nga, nakakapagpaputi siya ng ngipin. So, ako yung kauna-unahang customer na binentahan neto ni Doc. Siya nga pala, ang amount neto is 200 pesos. Yes, mura lang to. Then, yung dami neto is, saan ba siya? Ayan, hanapin lang natin. Hindi ko pa nakita. Ano ba yan? Dali lang. Hindi ko siya makita. Ilang grams ba to? Yun lang, hindi ko makita kung gaano karami to, pero ito yung kanyang laki. So, ito yung aking kamay, ayan. Tapos, ganyan siya kalaki, ayan. Tapos, kaya siya, ayan, sa taba, ganyan siya. Ganito na lang pag-demo kung gaano siya kalaki kasi wala siya nakalagay na ml. So, yun nga, nang narecommend to sa akin ni Doc, sabi niya sa akin, mas best tong gamitin tuwing gabi. So, sabi niya sa akin, bigyan ko siya ng update kung maganda tong product na to. Anyway, hindi ko pa siya nabibigyan ng update kasi hindi pa ako nakakapag-adjust. Pero pag bumalik ako, kikwento ko sa kanya kung gaano kaganda itong Tooth Fairy na ito. So, yun nga, halagang 200 pesos lang to. Murang-mura lang.
normal na mouthwash lang siya. So, best siyang gamitin tuwing gabi. Ito ay base sa instruction na binigay sa akin ni Doc. Pero, meron pa rin siya ditong instructions sa likodan. Sabi niya, take 1 spoon of white plus tooth fairy teeth whitener wash every night after brushing your teeth. Sinunod ko to. So, ginagawa ko, nagbabrush muna ako ng teeth. Then, after nung pagbrush ko ng teeth, ayan, ginagamit ko na siya as pinaka-gargle ko. Ayan, gargle in your mouth till you promptly feel a fruity sensation and place the foamy solution in front and back of your teeth for 5 to 10 minutes and spit out the fluid. Do not swallow. Ayan. So, finalo ko lang tong instruction na to. Ganun lang siya ka-easing gamitin. And, mas maganda, kapag ginamit mo siya, wag ka nang mag-gargle pa. Siya na yung pinaka-last na gargle mo. So, para mas effective siya. So, eto, ang pinaka-ano neto, ganito yung kanyang loob. Ayan. Ayan. Ganito yung kanyang loob. Ayan. Tapos, yung amoy neto, sobrang bango. Nababanguhan ako yung sa pagka-mentol niya. Alam niyo yung lasa ng mentos. Ayan. Kung kayo nakakain na ng mentos, ganun na ganun. 100% ganun na ganun yung lasa. Ganun na ganun yung kanyang amoy. So, napakasarap. And, ang kagandahan pa nito, kapag ginargel mo to, hindi to mahapde. Hindi ka makakaramdam ng hapde. Hindi yung super duper anghang. Tama lang, sakto lang. Yun nga lang, dahil parang medyo maliit yung kanyang bottle, ginagawa ko, parang hindi kasi sa akin enough yung 1 tablespoon. Kaya ang ginagawa ko, nagto 2 tablespoon ako kasi gusto ko ma-gargle yung buong-buong ngipin ko. So, napakalaki ng tulong nito sa akin kasi ngayon, compare before, meron ako mga stains sa ngipin. Ngayon, nawala na yung aking stains sa ngipin. Ayan. Eto na siya. Ayan. Eto na yung aking ngipin ngayon. Natanggal yung mga stain sa gilid ng aking mga braces. Ayan. Dali lang. Ayan. Ayan. Ang laki na naging improvement nito sa akin kasi kahit na everyday ako mag-tea, everyday ako na mag-coffee, okay lang. Caring-carry lang kasi natatanggal nito yung stain ng aking ngipin. And, napakaganda nito. Perfect din itong pan-travel. Pwede kayo nito mag-refill-refill lang kung nalalakihan kayo dito sa kanyang packaging. Pero ako, minsan dinadala ko to kasi hindi lang to. Actually, nakalagay dito. Maganda siya pang gabi. Pero kasi ako minsan, dahil nga coffee drinker ako, minsan binabawon ko to, tapos ito na yung ginagamit kong pinaka-mouthwash kasi sobrang nasasarapan ako sa lasa nito. Ayan. And another thing, may addition na lang ako. Importante, babasahin natin yung instructions sa likod. Kasi ito, dahil sobrang nag-enjoy nga ako dito na gamitin ito. Actually, hindi naman, wala naman sa akin nangyaring kakaiba nung tinuloy-tuloy ko to and na-enjoy ko naman. Pero meron silang recommended lang kung gano'n siya katagal pwedeng gamitin. Sabi niya, for best results, do not rinse, eat and drink after application. Use white plus tooth fairy teeth whitener up to 5 days successively or until the desired result is achieved and may continue using the product for once or twice in a week to keep your teeth whiter, shiny, and bright. Eh, nung time na ginamit ko kasi to, hindi ko naman siya binasa. So, parang nakinig na lang ako sa instruction ni Doc na gamitin mo lang yan every night, then yun yung best time na gamitin mo siya. Eh, ako, hindi ko to binasa, kaya ginawa ko in everyday ko. So, wala naman sa akin nangyari and okay naman yung naging teeth. Pero ngayon, dahil yung binasa ko nga to at merong ganitong instruction, so, ano na lang, ginagamit ko na lang to ngayon na iniiwanan ko na to ngayon dito sa bahay. Then, ginagamit ko na lang siya. Siguro try. So, basta minsan-minsan na lang. Then, bumalik ako dun sa talagang pinaka-mouthwash ko na ginagamit, which is ang Listerine. Ayan. So, okay lang naman kasi ang pinaka-main objective ko kung bakit
bumili ako neto is matanggal lang yung mga stain sa ngipin ko, and at the same time hindi siya tubuan ng ayan, talaba, tawag na lang kasi dyan talaba, ayan. Ayan, hindi siya tubuan ng mga stain dito, ayan. Kaya ito, marerecommend ko to sa mga gusto magpaputi ng ngipin, and lalo-lalo na dun sa naka-brace, kasi ayan, nakakatulong siya na matanggal yung stain at matanggal yung paninilaw ng ating ngipin. So far, to compare naman dun sa aking ngipin before, feeling ko ang laki na nang naging improvement neto sa akin. Talagang nakatulong siya sa akin. Ayan, kung gusto nyong bumili neto, product na to, ilalagay ko na lang sa link sa baba kung ano yung kanilang website, which is eto siya, o yung ayan, dito makikita siya, ayan. www.belgianwhiteningcosmetics.com. So, meron silang website, pwede ninyong i-check yung kanilang website, yung benefits na pwede netong additional benefits, kasi baka mamaya ito kasi sinasabi ko is only based on my experience dito sa product na to, baka may magagandang benefits pa to na nabibigay. Ayan, pwede kayong pumunta sa kanilang website at the same time kung saan kayo direct na makakabili nitong product na to. Ito kasi binili ko lang to dun sa dentist namin dito sa Maylagro, Quezon City. Ilalagay ko na lang siguro sa description box yung address ng aming dentist if ever na lang na gusto ninyong i-try itong product na to. And actually guys, yung dentist na to is family, naging family dentist na namin to, kasi si Ezekiel 11 years old na ngayon, simulang baby pa siya, hanggang ngayon siya yung dentist namin, and siya na din talaga nag-aalaga sa amin. So para sa akin, napakagaling tong dentist na to, kaya nire-recommend ko din siya sa inyo. So kung meron kayong mga toothache problem, ayan, pwede kayong pumunta sa kanya anytime. Napakabait neto ni Doc, very accommodating, and madali lang hanapin yung kanyang clinic. So ayan, ilalagay ko na lang din yung kung saan matatagpuan yung clinic ni Doc. Ayan guys, thank you so much for watching. Syempre, sa mga bago sa aking channel, please don't forget to hit the like and subscribe button. At kung meron naman po kayong comments, suggestions, or anything that you want me to feature in my channel, in our channel, just leave your comment down below. Again, thank you so much for watching.